I can't wait na mapatikim sa inyo to. My sweet, sweet revenge. I will turn this great wedding into a great funeral. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit guide you, bless you, and make perfect your love to each other, now and forever. Amen. Sabay-sabay po nating salubungin ang bagong kasal, Mr. and Mrs. De Alegre! Si Mama, nakita mo? Hindi. Ito na ang wedding gift ko sa kanila. Yung cake, ready na ba? You know what to do. Make sure na hindi malalasan ang mga anak ko. Oh, huwag kayong papalpa. Kundi lagot tayo kay Celestina. Bilisan nyo! I hope you enjoy the cake kasing tamis ng ating bagong kasal! And now, let's welcome Mitch and Adrian para sa special act for the bride and groom. Good. A round of applause, everyone! Wish ko po para sa inyo, sana mas tumatag pa po yung pagsasamahan nyo. At sana, wala nang humadlang sa love story nyo. Dahil naniniwala po ako na may forever. Talagang may forever. Sa hukay. Okay, let us raise our glasses for our newlyweds. Thank you. To our newlyweds, cheers. Cheers! Hello everyone, I'd like to take this opportunity to thank you all for being here on this very precious and treasured moment in our lives. Sana magkaroon pa tayo ng marami pang pagkakataong mag-celebrate together. Maraming dahilan in the future. Thank you, anak, for organizing everything.
At sa lahat ng mga tumulong, Adrian, Tanya, Odessa. Where's Odessa? Oh, Sunshine. I'm here. Salamat, Odessa. Mga, saan ka galing? Nag-CR lang ako. Grateful ako sa inyong lahat at syempre sa Diyos na binibigay lahat higit pa sa inaasahan o pinapangarap namin. Talaga magpasalamat kayo sa Diyos na in-extend ko ang buhay ninyo. Dahil kung hindi, malalamig na kayong bangkay ngayon. Paalala lang, nabanggit sa akin ni Franco na tinanggalan ng mana ang mga anak mo. Sayang naman kung wala kang mapapala sa mga De Alegre bago mo sila ipadala sa impyerno. Kung gano'n, kailangan maipakasal ko sina Mitch at Adrian para sabay ko na silang pati kasama nila Virgilio at Amanda. Sa akin mapupunta ang lahat ng yaman nila. Matutulungan kita sa mga plano mo. Basta, bigyan mo lang ako ng porsyento sa makukuha mo. Sana, sa susunod, kayong dalawa na ikasal. Sa lahat ng mga single dyan, it's our time to shine! Sa mananalo sa unang game natin, siya ang magsasabit ng garter sa mapalad na babae na makakasalo ng bouquet! Tama! Kaya naman ini-invite namin lahat ng mga single men para makilaro at makisaya sa amin! Calling Sir Adrian! Sir Louie! Red! Let's go! Kuya, guwapo ka! Sumali ka na! Let's go! Let's go, let's go, boys! Let's go! Yeah! Come here, come here! Ayun na ba? Palakpakan! Yes! Yes! Give it up for the boys! Okay. Simple lang naman ang gagawin, boys. Pipili lang kayo ng kabibe. Sa loob ng kabibe, may secret! Kung kanino ang pinakamataba at pinakamalaki, siya ang winner! Kaya pili na! Okay? Ayun! Sabay-sabay nating buksan para malaman kung sinong nabiyayaan ng malaking secret! Go! Oh my God! Sir Adrian ang pinakamalaki! Dahil dyan, ikaw ang magsasabit ng garter! Kaya, Mitch, kalingan mo pagsalo ng bouquet! Sige, ladies! Calling Tanya, Nita, Mitch, us! At syempre, patalo ba si Alinchita? Alinchita, join! Let's go! Syempre, sali din tayo. Mitch, kalingan mo, ha? Okay, girls, ready? 1, 2, 3, go! Nakakuha ng garter at ang babaeng nakasalo ng bouquet, sila na raw ang sunod na ikakasal! Ay, yes! Huwag natin patagalin pa! Music, please! Okay, dito kami, Mitch. Ayan. Huli na namin, yes. Game? Yes, games. Adrian, we're all waiting for you, sir. Go, go, go! Yeah! Palakpakan! Umalis ka na. Puntahan mo si David. Ano?
Itatakas ko na ba siya kagaya ng pag-usapan natin? It's not the right time yet. Baka mapatay niya si Adrian na hindi pa siya kinakasal ni Mitch. Atat na atat nang lumabas yun. Panigurado, bad trip yun. Magpahinga ka na lang. Atin na kita. Hindi, sasamahan ko na lang kayo. Baka kailangan mo ng tulong. Thank you, Tessa. Pero okay na. Ako na lang ang bahala sa kanya. Ika na. Sabi ni Manang Faye, makakatulong daw itong turmeric tea para maibsan kahit papano yung sakit ng tiyan mo. Mommy, on the way na daw po yung doktor. Salamat, ha. At pasensya na maaga natapos yung party dahil sa akin. Iisipin yun. Ang importante, maging okay ka. Drink. Mommy, tama si Daddy. Tsaka, hindi naman po natin kailangan ng okasyon para magsaya, eh. Oo naman. Basta kasama ko kayo, buo yung pamilya natin, masaya na ako. Sana okay lang naman si Ate Harriet. Eh, ano po ba yung nakain ni Ate Harriet? Sandali. May ihahanda naman akong special treat para kay Amanda. Pare-pareho lang naman tayo ng mga ininom at kinain, di ba? Masyalan ako sa kitchen. And I make sure that I order the freshest ingredients. Di kaya, baka minumulto lang tayo ni Celestine. Nakakatakot naman yun. Walang magagawa sa atin yung patay, so huwag tayo magpadala sa takot. Pakisabi dyan sa amo mo, kung hindi pa niya ako mailalabas dito, baka tuloy nang masira yung ulo ko. Pagod na akong magpanggap na baliw. Ha? Pinibigyan ko siya ng 3 araw. 3 araw lang. Pag hindi pa niya ako nailabas dito sa loob ng 3 araw, ibubulgar ko lahat ng sekreto niya kay Adrian. At huwag na huwag din kayong magkarama na ipapatay ako. Dahil marami akong ebidensya ang pwedeng gamitin laban sa kanya. Damay ka. Hindi, ama? Damay ka. Okay. Alam ko napagod ka sa prepare noon kanina. Kaya ginawa ko to para makarelax ka. Salamat. Kumusta mami mo? Si Mami, nag-LBM siya eh. Pero, bumubuti na yung pakiramdam niya. Sayang eh, perfect na sana kung hindi lang nangyari yun. Ano mo nga sa akin naman? Everything happens for a reason. Siguro, way na rin yun ni God para iparamdam sa atin na hindi kailangan maging perfect para maging masaya to, okay? Druid ko, hindi ako perfect sa mayo. Pangiti kita. Isa pa? Yo.
ako, dapat may bayad, kiss. Kiss. Sige, pero isa pa. May mga moments na ganito. Lalo ko lang naiisip na I just wanna spend the rest of my life making you happy. Pero gusto ko manibigay sa'yo lahat, hindi ako Diyos. Makapalpak pa rin ako. May mga araw pa rin na magagalit ka, magtatampo, magsusungit. Hindi ko naman pinapaabot na matatapos yung araw na hindi ko pinaparamdam sa'yo kung gano'ng kitang kamahal. Mahal na mahal din kita. Basta ikaw yung groom. Kasi alam ko, sigurado ako, ikaw na yung gusto kong makasama at mahalin for the rest of my life. Bagay na bagay talaga kayo ni Mitch. Ma, bakit gising ka pa? Hindi ka makatulog? Gusto ko kasing ibigay sa'yo ito. Hindi na ako makapaghintay ng bukas pa. Nung kinakasal kasi sina Virgilio at Amanda, hindi ko mapigilan sarili ko mag-wish na sana kayo na rin ni Mitch. Yun naman ang pangarap mo, di ba? Ang magkaroon ng masayang pamilya na hindi ko nabigay sa'yo noon. Ma... Ninyo, hindi na ako bumabata. Gusto kong magkaapo habang malakas pa ako. Ma, gusto kong mag... Thank you sa pagiging supportive mo, Ma, pero... Bumili na ako ng sing-sing. Para kay Mitch, ayoko lang masapawan yung proposal ni Kuya Virgilio kay Ariel, so... Pero, thanks. Kung gano'n, huwag mo nang patagalin pa. Mag-propose ka na. Kung ako masusunod, papakasal ko na kayo bukas. Bukas talaga, Ma? Bakit hindi? Kapag mahal na mahal mo ang isang tao, hindi ka na nag-aaksaya ng oras pa. Kasi, hindi mo alam kung kailan kakatok sa pinto mo ang kamatayan. Ang ibig kong sabihin, make the most out of life. Magpakasal kayo, gumawa kayo ng pamilya, habang mga bata pa kayo. Yun naman din po ang gusto ko, Mai. Sana yun din yung gusto ni Mitch ng buhay. Ako na ang magiging pinakamasayang tao pag nangyari yon. Oras na makasal kayo, pwede ko na kayong patayin. And when that happens, makukuha ko na lahat ng inagaw niyo sa akin. Pati ang mga anak mong sina Tanya at Red. Umalis ka na, Celestina! I have warned you, Celestina. Masama kung magalit. Umalis ka na, Celestina! Kung ayaw pagdapot ka sa mga polis! Dito mo lang tayo titira pansamantala. Hindi, babalik kita! Hinihintayin kita, Virgilio! Ang sukdulang galit sa
sakit at puot na binigay niyo sa akin nung winasak niyo ang buhay ko. Tara na, ate. Sumama ka na. Libre ko kayo ni Nika ng merienda. Aho! Gawin mo pa akong third wheel. Huwag na kayo na lang. Teka, kayo na ba? Sana, pero hindi. Hindi pa talaga? Hindi pa. Eh, ano to? Rian, saan mo nakuha yan? Stalker skills mo, ha? Saan mo nga sa akin yan? Ah, sige. O, ayan. Nakuha mo na? Ito. Send ko naman kay Nika. Okay. Ilang, parang ayaw na mag-send, eh. Alam mo, imbes na ipang-date mo yung sweldo mo, bumili ka na lang ng bagong cellphone. O, ito. Dahil mabait ako na ate, pandagdag mo sa cellphone. Hindi, okay na. Sige na, kunwari ka. Thanks. Thanks, ate. Basta, isa lang ang request ko sa'yo. Alam ko na yun, ate. Alam ko na yun. Edukasyon, bago relasyon. Edukasyon, bago relasyon. Okay. Buti nang nakakaintindihan tayo. Don't worry. Sa totoo nga, ilang beses na rin ang sinindak nila Manang Fitch at ni Mang Kiko, eh. Saka alam ko naman na true love waits. Kaya hihintayin ko yung tamang panahon para sa amin ni Nika. Ay, magaling. Naku, now I feel so old. Marunong nang lumove life ang baby brother ko. Baby pa ba to, ha? Baby damulag. Alay. Hello? Nakausap ko na si David. At binibigyan kanya ng tatlong araw para ilabas siya dahil kung hindi... Hindi ako natatakot sa mga banta. Dahil pwede ko siya ipapatay ngayon kung gugustuhin ko. Yan ang wag na wag mong gagawin. Dahil may sapat siyang ebidensya laban sa'yo. Kilala ko si David. He's just bluffing. Paano kung hindi? Masisira ang mga plano mo. At mauuwi sa wala ang mga sakripisyo mo. Huwag mo nga akong busitin. Just trust me. Ma? Siya ang usap mo, bakit init na ulo mo? Scammer. Aga-agang perwisyo. Kasakit ng ulo. Wala mong gamot, ma. Kuha kita. Hindi na. I'll be okay. May lakad ka today? Puntahan ka po sana si Mitch, kasi kailangan kong kausapin si Weverillo at si Harriet. Sure ka? Wala kang kailangan? Okay ka lang, ma? Yes. I'll be okay. Bye. Sabayan na kaya natin yung honeymoon ng mommy at daddy mo. Ha? Bakasyon din tayo. Oo nga. Tagal na din natin di nakapag-travel together. Pero papayag kaya sila? Ako ang bahala mong paalam. Sige. Sige. Yeah. Aga mo namang nagising. Mas manghihina kasi ako kung matagal ako nakahiga. Kaya naisip ko na ipaghanda kayo ng breakfast. Ano na bang nararamdaman mo? Okay na ako. May tutulong ba ako sa'yo? Pwedeng ano, kunin mo yung fruits. Bakit ka nangingiti? Napaisip lang ako kung ready ka na. Ready saan? Alam mo na. Huh? Sa honeymoon natin. Hindi ka ba na-excite? Ako excited na ako sa honeymoon. Ano ka ba? Marinig tayo ng anak natin. Nakakahiya. Ano naman ang masama na excited na akong mapakita sa'yo kung ano yung wedding gift ko sa'yo. I'm sure magugustuhan mo yan. I love you, Mrs. De Allegri. Hi. Oh, Mitch! Sister Adrian! Lumabas kasama ni Mommy at Daddy. Nandito ka. Para matutukan ko
ko yung marketing strategy para sa pag-relaunch ng Casa de Alegre. Tsaka gusto daw makausap ni Adrian si Mami at Daddy ng personal. OMG! Feeling ko magpapropose na siya sa'yo! Kaya ang advance mo mag-isip. O aminin, may chance! Una, niyaya ka niya magbakasyon. Pangalawa, dinate niya si Mami A at si Daddy V na wala ka. Eh, alam na! Sis! Pwede. I can feel it. Ang ganda naman dito, no? Yeah, at ang sarap din ang pagkain nila. Alam mo, mas gusto pa rin yung paella dito sa Pilipinas kumpara sa Spain. Mas flavorful. Kasi sa Spain, wantong lang yung paella nila eh. Mukhang importante itong pag-uusapan natin. Pupun ba ito kay Mitch? Sa inyong dalawa? So po sana hingin yung blessing niyo. Kasi, papakasalan ko po si Mitch. And kung umuho po kayo, magpo-propose na po sana ako sa kanya. Namin sa support na hands of plano mo niya. Nasaksiyan naman namin kung paano mo mahalin, alagaan, at protektahan si Mitch. At nakita namin na handa mong itaya ang buhay mo para sa kanya. That's why we're giving you our blessing. Nagkausap na ba kayo? Yes, actually, excited po siya. Excited po siya sa kasal namin. Salamat po ng marami. At hindi ko po kayo bibigoyin. I will make sure that Mitch gets the love that she deserves. Gabi-gabi, gabi-gabi, ay nagdarasa, nadama.